Isa sa mga matunog na isla kapag sinabi mong nasugbu Batangas ay ang Fortune Island. Ano nga ba ang mayroon sa isla na ito? O ano-ano nga ba ang mga activities na pwedeng gawin dito? In this episode, let's explore Fortune Island. Mula Manila, nasa 2-3 oras ang biyahe papuntang Nasugbu, Batangas. Pagdating naman sa Wawa Port, nasa 45 minutes hanggang 1 oras ang biyahe papuntang Fortune Island. Pagdating sa isla, crystal clear blue water naman ang sasalubong sa'yo. Yun nga lang, dapat naka-ready to get wet ang suot mo. Medyo maalon at mabato kasi kaya mahirap ang pagdaong sa beach area nito. So ayun nga, kailangan lumangoy pala namin diretsyo. Marunong ka lumangoy, kailangan lumangoy ka dyan. Pag hindi ka marunong lumangoy, pwede kang sumakay ka. Dahil malakas ang alon, hindi kami makababa. Kailangan sumakay ng ganito. I just got my bag, butin lang hindi nabasa. Punta na kami doon sa camping area namin. Sobrang ganda dito. Tapat lang to ng ano, tawid lang siya ng Nasugbu na port. Sobrang ganda sa likod. Look at that view. First travel after lockdown. Tapos na kaming mag-set up ng aming tent. Medyo mainit lang sa pwesto. May kasama ako, yan o. Mag-hi ka naman, pakilala mo yung sarili mo. Saan ka nakatira? Ba't wala kang face mask? Cholo. Social distancing ha, sa labas ka matutulog. So ikot po na tayo dito sa baba. Ayan. Tapos lang namin mag-set up ng aming tent. At yung organizer, set up na rin siya ng food for us. Actually, this is from Adventurista. First event ko sa kanila to. Tumuna tayo sa may dagat. Kung gusto nyo malapit na gateway from Manila, pwede kayong pumunta dito sa Fortune Island. Sobrang ganda ng beach, ang ganda ng alon. Sobrang na-miss ko to, grabe. Nakaka-miss. White sand and everything. May mga tourists na rin dito. So kung gusto nyo pumunta dito, napaka worth it talaga. Basta make sure lang na yung mga gamit nyo naka-plastic yung buong bag kasi para hindi mabasa. Kasi sobrang lakas ng alon, hindi sila makadaong sa mas malapit. So kailangan isakay ng maliit na styro or yung box na maliit kanina. Ganda dito kasama yung family mo, jowa mo, sa lahat may jowa. Grabe nakaka-relax. Isang lakas ng hangin, sobrang nakaka-refresh. Sobrang worth it talaga pumunta dito. Anong ulam? Ano nga yan? Hotdog. Your favorite. Hotdog tsaka lumpia. Lumpia ba to? Ha? Vietnamese roll. Isang itlog lang yan. Ah, dalawa ba? Wait. This is our lunch for today. Day 1. Ano to? Happy Thanksgiving. Diba Thanksgiving yun? Hapon ba yun? So sobrang init dito ngayon. It's 1:14. So wala kang magagawa. Ayaw ko naman magpasunog sa labas. So pahinga muna dito sa loob ng tent. May mga area kasi dito na wala masyadong shade. So wala kang choice. Magtitent ka talaga dito sa open ground.
hintayin natin mamaya na hindi na masyado mainit. Tsaka tayo maligo. Article online, ang Fortune Island ay dinevelop upang gawing luxury island resort. Pero sa hindi malinaw na rason, itinigil ang operasyon at inabandona ang isla na ito. Maaari ring ilan sa mga dahilan dito ay ang kakulangan sa freshwater source. At madalas din daw itong daanan ng mga malalakas na bagyo, kaya nagresulta ng pagkasira sa ilang mga estrukturang itinayo dito. Pero dahil bukas na ito sa publiko ngayon, itinuturing itong isang sikat na tourist attraction dito sa Nasugbu, Batangas. Sobrang lakas ng hangin. Dapat magpapalipad ako ng drone dito eh. Kaso parang hindi kaya na. Hindi kaya na ang ano ng Mavic Mini. So ang hirap i-ano paliparin dito. Madilim na at hindi na mainit, maliligo na ako. Pwede naman po, basayang ako eh. Hindi ako nag-breathe. Wala bang si Urchin dito? Ako mahubarangal, lakas ng alon. Hindi nga ako mahal. Dahil ba ito? Daming bato dito. Sarap! Sarap! Ay, punta kayo dito! Sabado! Oo, puro bato. Ang ganda ng view sa likod. Sarap maligo dito paghapon. Grabe, nakaka-relax yung tubig. Oo eh. Ito yung magandang gawin dito kapag ka-overnight kayo. Kasi pwede kang maligo sa hapon. Pero bukas, maligo kami sa likod na side. Sobrang na-miss ko tong mga ganitong klaseng activity. So ayan, isang alon. Para sa mga kasama ko. Ay, kayo,
tingnan nyo. Taliwala. Ano tawag sa kape na yun? Hazelnut. Hazelnut. Okay. Try natin yung baka mapait ko. Socialize, alos patulog na yung lahat. So this is for our first night dito. And it's 5:45, it's day 2. At nanginip na ako ng tubig for our coffee. Ayan. Sobrang lakas ng hangin kanina at medyo umambon. Say hey boy, say hi to my vlog. Hello. Morning. Happy Sunday, everyone. Ang lamig-lamig dito, sobra. And I'm with Ate G. Hello, Ate G. Hi, say hi. Hi, hi. Hello. Dalawa na kami. Lamig. That's day two. Yeah, sobra. Sobra siyang vlogger yan. Ang galing-galing yan. Charot. Ayan na yung haring araw, lalabas na siya. Siya po si Ate G. At kahapon lang po niya na-decide na mag-vlog. Dahil po, kota na po ako sa pag-picture kahapon, kakain na lang po ako. Look at our rice, pang mayaman, first time lang ako makakain ng ganyan. Asan na yung lagayan natin? Anong lagayan? Ngayon. Tikman natin yung rice. Perfect ang pagkaluto. Pwede na tayo magtayo ng ano? Restaurant. Rice, restaurant rice yung specialty natin. Iba't ibang rice, galing ano? Salang mo yung ano? Pwede na yun, bigyan mo. Di ba wala kang ginagawa? Video mo ako. Ginawa tripod eh. Kasi magluluto ako na. Sino po yung may mga damit sa tent? Pakasirado na lang po yung tent nyo kasi baka mangangamoy pusit po. Yung tent natin yung mga ano, mangangamoy. Oo nga, sa amin pa lang. Close ko na po siya, hindi siya kasali. Mangangamoy nyo sa atin. Ba't hindi crispy? Ganun ba yung pusit ba tinatamit ng dagat? Hindi. Mahina yung apoy. Grad pick. Isang formal, isang toga, tsaka creative. Hello, good morning! Ito na po yung diving site nila, cliff diving. Ganyan yung pagluluto dito. So, Ano sa akin? Lighter na ako. Ayan, 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 ay
Masarap yung rice nila, di ba? Pang mayaman. pati yung lutuan ng rice. Oo, pang mayaman. Ganun talaga yan. Pati yung kape, ano yung kape mo kanina? Wala kasi yung lighter yan, kailangan mong lighter. Samantalang kami, nakakopi ko lang. Yung kanya, macchiato. Ito yung breakfast namin today. Spam, tsaka meron kaming pritong pusit. For breakfast. At tumaambon. Lakas ng hangin. Sarap. Kailangang dalhin o dapat i-consider bago pumunta sa Fortune Island. Magdala ng enough water na inumin o pangluto kung mag-o-overnight. Make sure may enough supply kayo ng pagkain. Walang maayos na CR o bisan sa isla kaya medyo challenging ito para sa mga overnight campers. Walang room accommodation sa lugar kaya kailangan magdala ng tent. At make sure to check the weather forecast bago kayo pumunta. Ito po, mag-message na sa pamilya mo, baka may tuturong huling mensahe. Pakisabi po yung papeles sa ibabaw ng cabinet. Yung mga titulo, saan nakalagay? Nandito po yung mga titulo. Yung grades po ng mga estudyante ko, okay na rin po. Kung pressure. Ayan! Maraming salamat sa inyong panonood. Ako si JQ at ito ang JQ Behero. Kung saan ang biyahe ko, ay biyahe mo rin. Kung bago ka lang dito at nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe sa aking channel. Pa-click na rin ang notification bell para maging updated ka sa susunod na adventure.